Oh, ano, madam? Naisip mo na ba kung paano mo pagbabatiin yung magkapatid? Alam mo, sa nakikita ko ha, mahihirapan ka. Kung kaya ko silang paggawain, kaya ko din sila pagbatiin. Paano ba pinag-aaway yung dalawang yun, ha? Bakit ganun kalaki yung galit nila sa isa't isa? Nung araw na mamatay ako, pinatawag ko mag-aamang Villanueva sa isang meeting para makita ko kung paano sila sirain. Ang ibig lang sabihin ng dad ko, hindi kami nagbebenta ng kumpanya namin. Hindi lang negosyo ito. Ito ang legacy niya. At kung sakaling gusto niya mag-retire, kami ng kapatid ko ang magtutuloy ito. Sa meeting na yon, I saw the opportunity that I was looking for. Schedule a meeting for me with Jojo Villanueva. Yes, madam. Tulad nga ng sabi ng kuya ko, hindi namin binibenta ang kumpanya. I don't think you're sharing the same thoughts as your brother. Otherwise, you wouldn't be here today. You're right, madam. I shouldn't have wasted my time coming here. And besides, it's pointless negotiating with me. I only get to share my company after my father retires. Paano kung sabihin ko sa yung pwede kong doblehin ang presyo ng shares mo sa company? And I promise to keep the brand name of your products. Even if I own half of your company, hindi pa rin natin buburahin ang pangalang iningatan ninyo, pinaghirapan all these years. Sounds very tempting, madam. Pero ano? Kailangan pa bang ipagpaalam sa kuya mo? Can't you make your own decisions? After all, shares mo naman yun. Akala ko pa naman magaling kang negosyante. Nagkamali yata ako. Mukhang hindi mo kaya talagang tumayong mag-isa kung walang tulong galing sa kuya mo. Madam, me coming here is a bad idea. I'm very sorry I wasted your time. At hindi alam ni Jojo, meron akong plan B kung sakaling di siya pumayag sa gusto ko. Dahil sa mga oras na yun, alam niya ng kapatid niyang si Ruel ang tungkol sa meeting namin. Hello? Saan ka? Pabalik na ng opisina. Bakit? Nasaan ka nga? I was meeting with a client. Bakit ba? Sino? Si Ana Manalastas? Pagkatapos noon, alam kong hindi ko na kailangan pabagsakin ang kumpanya ng mga Villanueva. Ang magkapatid na gagawa nun para sa akin. Hanep, madam. Grabe ka. Ibang level mo. Eto, oh. Ang lupit mo. Bakit ko ba kailangan ipaliwanag sa'yo? Hindi mo naman maiintindihan. Alam mo, hindi lang naman ako eh. Pati yung magkapatid na Villanueva. At yung buong kumpanya nila. Yung empleyado, yung mga janitor na mawawala ng trabaho, at yung pamilya nilang magugutom, hindi nila maiintindihan yung ginawa mo. Ay, yung mga empleyado ko. Yung mga umaasa sa akin. Kung malugi yung negosyo ko dahil sa mga Villanueva, naisip mo ba yun? Naisip mo ba yung magkapatid? Paano kung habang buhay na lang sila magkagalit dahil sa ginawa mo? Alam ba ibig sabihin nun? Hindi ko matutupan ang mission ko. Sa impyerno ako pupunta. Alam mo, kahit kailan, hindi mo naman talaga maiintindihan eh. Kasi wala kang kapatid, wala kang pamilya. Kaya siguro kahit kailan, hindi mo maiintindihan kung anong sinira mo.